Scarecrow na ayaw mong ipahawak sa kalaban mo. So it's better off na i-first pick mo na siya. Let's see kung ano ba skills niya pagdating sa side lane. But we shall see kung anong sagot ng LPE. Quick picks para dito sa LPE. Sylvana and then Claude. Hindi nila na pinapansin yung Esmeralda dito, Wolf, na binabanggit mo. This is why, this is really genius coming out from LPE. Kung papansin ninyo, ang mga tanks na nasa meta ngayon, it's Johed, Sylvana, tapos Pakito, minsan ginagawa siyang tank, and then yung Diggy. All of them are already, but wala namang uhuli sa kanya. Well, let's see kung meron bang baon dito ang next play na pwedeng panghuli or pang-burst sa Claude dito. Interesting draft mula dito kay Coach Panda, no? Yeah. Talagang interesting din yung battle of the coaches nga natin dito. Doggy versus Panda, halos magka generation pagdating dito sa MPL. Season 1, nandiyan si Doggy. Panda came in season 2. Both are champions at their own right. At ngayon nakikita natin kung gaano kaseryoso itong draft na to. Roger and then Alice naman sa next play. Sustained DPS ang nakikita ko ngayon dito, Wolf. Sabay ang sakit din ng late game nila. Alice, isang hero na comfortable ang NXP. We saw next play in the off season, isa sa mga favorite picks nila yung Alice dahil maganda ang kanilang pagfa-farm with their side laners. Roger, isang hero na siguro mga nakagulat para sa lahat ngayon dahil ang aga niyang pinik. But this is a hero na laging sinasabi ni Doggy sa kanyang mga streams, which also is related to next play. Roger Tol. Now, bakit Roger pinili agad dito? I think ina-assume nila na mag-Uranus agad dito yung Laos playbook, which Roger works against Uranus in the early stages, even in the late game. So nabanggit mo na ini-ik at the third pick, Wolf, hindi naging successful yung Uranus kahapon na I think pinili ng Omega. Bumalik ba itong hero na to? Kasi parang nawala din siya last season eh. So what happened during dun sa recent na patches natin is yung kanyang mga kasabayan na nasa side lanes ay na-nerf. So kumbaga, Benedetta kasi wala siyang pakay kung malikot yung Benedetta. Basta paikot-ikot lang siya no kanyang skill at tatangke lang siya, okay na siya. Makikita na naman ba natin ulit ang Uranus execute na pinauso ni Ocho G. Meanwhile, we are now at the second phase ng picks and bans. Sorry, the last phase ng picks and bans sa mga local tournaments. We're now eliminating mages dito, Wolf. Yeah. Ano ang nagiging kulang sa dalawang teams? Next play, look at this. Louie respecting aspect as of now. Isa sa mga favorites yan na ng Laos playbook. Even before the actual MPL, nakita natin ginagamit nila to. I think go yung parang killer type na move. Yep. So I think Laos playbook, pwede nilang iban yung Lunox para hindi siya makuha ng next play solid. Or NXP, pag nagkaroon sila ng chance na kunin yung Lunox or yung Kagura. Then ang Uranus na napakakunat. I think ang lacking this time then sa LPE ay yung pang setup naman nila. Yes, meron silang Sylvana pero para sa akin kailangan ng extra follow-up nung divine anong sir sa Uranus kasi nga naman meron siyang tank shredding mechanics courtesy of the chaos chaos bolts na napakalakas of course in combination with the ultimate at ang binan ng next play it's going to be the there's something na mas aggressive like Harley although Harley will not work best against Benedetta and Roger. Ganong klaseng hero yung gusto hanapin ng Laos. So someone earliness of Harley, Kagura, ganun. A hero na pwedeng mag-tempo sa kanilang lineup. Pwedeng mag-set ng tempo. That's right. Tama ka. Kasi lalo na may dito Wanderer buff na rin tayo na talagang magbe-benefit. But then again, Wolf, strong side lanes. Yes. Para dito sa LPE, Esmeralda, and meron pang Uranus. I think hindi ka rin masyadong fan ng ganitong type ng combo. But I think nag-work kung depende rin sa team. Tama ba? Depende sa team. However, ang nangyari dito, Manjin, ay nag-reveal na sila na this is definitely a jungler, Claude. Yeah. Tapos, gold lane, Esmeralda, XP lane, na Uranus, interchangeable. But I think Esmeralda ay magiging gold laner dito. Sa next play, solid. Now, naghanap naman sila ng tank. I think, honestly, Kaja can work in combination with Kagura o kaya naman Harley plus Kaja. Or really difficult para sa Laos playbook to actually deal with that. Ano kaya magiging two picks dito ng next play? Kagura? Tama ka dito. And 1-1. And the 1-1 for of the percent damage late game. Meron ka namang totoong damage sa early game. Alam mo yung maganda doon, Manjin. Ano yan? Ano yan? Hindi siya super duper nerf, in my opinion. Oo. Sabihin na natin hindi na siya ganun kalakas na tank shredder in the late game. But in the early stages, kahit na rin sa late game, pag nagkakatapatan, mahirap
ng pormahan ng 1-1. Ganun pa rin, still very strong. Okay. Do take note, magandang 1-1 laban sa Uranus as well as this Esmeralda. 1-1 might work against the Claude dahil meron kang Wind of Nature na pwedeng gamitin at pati lumilipad kasi. Wow. So hindi ka mahihit ng Claude. Wow. Ang ganda ng sagot, but ang problem sa next play dito, baka sobrang greedy na kanila lineup. Tank ang Benedetta ngayon. May pagka-greedy, pero I think mag-work pag umabot ng late game. Well, ganun naman talaga lahat ng mga greedy lineups. Ang taas dito ng damage output ng next play, kailangan nilang ma-shred lahat ng HP ng side ng LPE. Meanwhile, LPE went for the classic Protect 1 type ng laruan. It's all about the Claude damage para dito sa LPE. Let's go! Game number one, NXB versus LPE. Here we go, Wolf. Para sa'yo, Wolf, kanino ka ba pumapabor? Sa medyo may pagka-greedy late game o sa standard na basic lang muna? You always have to look for early stages kasi. Ako, naniniwala ako na hindi porque naging greedy ka na ay aabot ka talaga sa late game. Ito yung worry ko for NXP. Although, definitely, kapag umamatay ng late game, 100% sure sila yung mananalo. Yeah. However, LPE, hindi nila hayaang mangyari yan. They have to really keep tabs of where NXP is. Uh-huh. At kapag naging aggressive sila, they can win this game. At mukhang agresibo ka nga agad ang dalawang teams dito. Look at that early retribution para sa Little Wonder na mapupunta kay Aspect dito na nagbe-benefit talaga sa Claude. And I would like to say, Wolf, na kailangan natin tandaan, first-timers ngayon ang karamihan sa LPE. Mm-hmm. So, baka may onting jitters ba na pwedeng maka-apekto dito? Di natin alam. I think for sure meron. Hindi natin pwedeng tangginawala. Look at Jake the Dog, however, acting like wala siyang problema. Wow. Sobrang aggressive, going and cutting the lanes. Nandun na siya sa bandang orange buff, Manjin. Let's see, dahil vintage Uranus ang ginagawa ngayon ni Jake the Dog, delaying H2O. Mm-hmm. Para dito sa kanyang Roger, dahil kung titignan mo ang levels, if I'm not mistaken, para bang lumalamang dito ang Claude pagdating sa farm, getting Lalito Wanderer and getting the purple buff ngayon din. Ang ganda kasi nung ginawa ng kanilang mga supporting duo, which is courtesy of the Sylvanas as well as the Eudora. Di ba pag meron kang Esmeralda at Eudora, napakalakas silang mag-poke at pwede silang maging aggressive. Kung pag tinignan mo ang kabila, it is Kagura as well as the Benedetta, hindi ka ganun ka-confident. Kasi imagine this, Kagura and Benedetta, although makulit sila, malikot, meron silang mga dash, may mobility, ang lambot ng mga yan. Yeah. So pag tinamaan sila ng mga skills at ng pokes ng Sylvana, pati na rin ng Eudora, nagiging alangan agad sila. Correct. So hindi nila madepensa ng sobra si Roger. Yeah, and I think ang Eudora kasi maganda dyan, kahit huwag kang tumarget ng first skill, pindutin mo lang, nag-auto. Nag-auto thunder. Itong si Eudora. And yes, it's because of that. We shall see ngayon, Wolf, kung ano ang magiging situation this time ng dalawang teams as we are now heading back into the game. And yes, actually, hindi pa pala nakuha ni Aspect yung kanyang purple, but I think pwede nga siyang mauna dito. We shall see as H2O is still level 3. Kinukuha niya yung Kramer dito, pero Wolf, ang ngayon ang babantayan natin is the turtle fight. Yeah, the turtle fight absolutely going to be easier para sa side ng LPE since meron silang Sylvana as well as Eudora. Tapos meron pa silang Esme Uranus. Pwede nilang gamitin mga heroes nila yan. Ngayon, well, James, super-duper confident this time. Masyadong malalim si James. Inabangan ni Jake the Dog dito. James, now falling low. James, meron pa siyang flowing blood na isa dito as Jake the Dog will dash in. Vimo now attacking H2O. Ito na ba ang pagbawi? Nag-brock pa nga yung killing spree. Konting pagbawi dito kay H2O. Masyadong agresibo para kay Jake the Dog. Meanwhile, Vimo naman ngayon. Nako, unti-unting na isa-isa ang LPE to the point na dalawa ang makukuha ng NXP. So much errors coming out from LPE. Lalong-lalo na nung hinabol nila under the turret si Alice. Even when they have, we can see na si Alice ay mababa yung HP, kailangan nila i-take note, wala pa silang burst at that specific moment. Para bang ano, no? Para bang nanggigil. Ang gigil talaga. Itong si Jake the Dog eh. May tendency bang magigil to si Jake the Dog? Let's see, makikita natin yan dahil nga sinubukan niya. Yang balagbagin si H2O doon, but Renny J right now, napagamit ng ultimate dito, surviving
the potential gank and LPE mukhang magre-reset sila ngayon. I'm actually surprised na mas mayaman niya si Rene J compared to Esmeralda kay Ryota. Well, at least when it comes to EXP. Naka-avarice din naman. Esmeralda, so 1.8k na siya. Well, one month is just 1.7. So mas mataas yung EXP niya, mas mayaman siya sa EXP. But when it comes to the gold, obviously, papabor yan sa Esmeralda na naka-avarice. Yeah, and syempre, malulugi din yung 1-1 dyan at level 1 at level 3. Pero I think pag umabot na sa point na nag-mid game tayo, kailangan na mag-ingat ng LP. Kasi nabanggit mo nga dito, Wolf, na yung damage output ng NXP may pagka-greedy eh. So talagang hindi mo pwedeng baliwalain. Parang mga ganyan, nako! Namumula ang isang Uranus. Oh, that is true, pero if ito ay natural na Uranus side lane na naka-avarice din, siguro natunaw na agad yun. But if you can notice, Jake the Dog, gumamit siya ngayon ng Tenacity. Tenacity. Means na mas makulit siya when less than 40% HP. Mm-hmm. And kaya naman siguro din siya sobrang aggressive nung first two levels niya. Nag-cut talaga siya ng wave dun sa may bottom lane at kinontest niya pa yung orange buff. It's because of the fact na confident siya dahil dun sa kanyang Tenacity na emblem. Yeah, makikita natin ngayon kung gaano nag-adjust dito ang LPE with the emblems na meron sila. Actually, speaking of the emblem dito ni kaibigang Jake the Dog, yung nasa kabilang banda naman, Wolf, Weapon Mastery for the 1-1. Yeah, interesting. I guess dahil dun sa mga nerfs dun sa damage output, ay na-feel ni Rene J na baka kailangan niya nga gumamit ng Weapon Mastery, which gives him more value, diba, dun sa kanyang damage output. I think it's 10% more compared. And I would say na para naman sa side ng LPE, ang daming errors silang ginawa. Yeah. Maybe because of problems or difficulty when it comes to the communication team. Kung napapansin ninyo po dun sa bootcamp ng LPE, may mga players na wala doon, and this is because of the stringent safety protocol set forth by the league. Medyo magkakaiwalay mga teammates na yan, yeah. But don't worry. Because of fair play, kailangan ay minomonitor sila and they are monitored through a video call. But then again, Wolf, even though nagkaka-errors dito ang LPE sa mga unang stages, they're known to with their tenacious trait. So for sure, babawi yan dahil mukhang gumagawa sila ng play right now! The Thunder's Wrath will take down Lancey. Yep. At yon yung pinakaunang kill na kanina pa hinahanap ng LPE. One thing na kailang i-abuse ng LPE, by the way, Arvs with the Clock of Destiny. Ooh. Na alam natin ay na-buff ngayon. Yeah. This is so crucial para sa LPE. Kasi in combination with what I was about to say, na dapat nilang i-abuse yung Bimo Arvs connection nila with the Sylvana Eudora. Pumatay na pumatay, ang taas ng magic damage dahil may anti-magic defense din naman. Yeah. At nakita mo yung damage output na yun. Grabe, mukhang kanina pa to pre-practice talaga ng LPE na every time on yung mga skills dito. Gera lang ng gera na parang ganyan. Makuha dito na H2O yung turtle pero na makakakuha din si H2O. Nako, eto na yung AD damage na meron ng NXP. Napakagandang execute mula kay Yawi and Rene J comes in. Tatlo bigla ang nawala sa squad ng LPE. LPE too focused on getting the turtled. Ang masama pa doon na nakawan sila. Panoorin natin dito sa replay kung paano nila hiniwa-hiwalay yung mga members ng LPE. Unfortunately, mas on point ang retribution ni H2O kaya nakuha niya yung turtle. Tapos, na-punish pa nila yung side ng LPE. Isang bagay na masasabi ko sa mga concept ng MOBAs, Manjin. Oo. Pag outer circle ka dun sa atake, mas lamang kayo dun nasa inner circle, di ba? Nakita niyo yung clash na yun, nasa outer circle yung NXP, yeah. Nasa loob yung LPE. And I think aware sila dito na cooldown na yung mga skills ng LPE dahil nga napitas na nila doon si James. Kaya yeah. Ngayon, magpipersa pa rin ang LPE ng laban. Si
Jake Tadog ngayon ang matake. Napakagandang ultimate para dito sa Esmeralda. Pero doon sa kabilang side, nakipag 1-on-1 si Bebo dito. H2O will fall down. There you go, Rennie J. Naging Vegeta na nga as the ultimate will pop. Bebo ngayon ang mawawala. That is a tank for a jungler. Sino? Nanalo sa trade, pare. Absolutely, LPE. Mas masaya dun sa trade off na yun. Ang tanong, kaya ba nilang mag-take advantage of this? Mm-hmm. Well, unfortunately, walang turtle na available para sa kanila. But, ang pwede nilang gawin ay ubusin yung jungle ng NXP. Unfortunately, si H2O magre-respawn na. So, hindi ganun ka-impactful yung kill na yun ng LPE. Kung mas marami sila nakuwang gold out of that, sasabihin natin, oo, panalong-panalo sila. But it's really not much mula sa NXP. Yeah, and kung titignan mo yung ating gold graph at saka XP graph, pumapabor pa rin ito sa side ng NXP. Even though nawala si H2O doon, hindi pa rin nawala yung capability niya makakuha ngayon ng Windtalker. Tapos level 10 na rin. Siya. Nakakabato kung ikaw ang LPE kasi nga Wolf, isa lang yung damage output nila, si Aspect lang. Yeah, and unfortunately, si Jake the Dog ay nag-tenacity which really makes him so tanky, ang kunot niya. Oh. Pero hindi ganun kataas yung kanyang gold influx, pati na rin yung kanyang damage output. But, he can really tank. Okay, speaking of tank, tinatanki ngayon lahat. Si James, yung damage output ni Aspect, alam nilang cooldown na yung ultimate ni Aspect ngayon. Napagamit na ng final blow dito si Yawi. Padashin si Yawi dito. That is Lancy with the Yin-Yang overturn. Oh no, tumatakbo na ngayon si Aspect. NXP is running wild. There you go. Tatlong nawala sa side ng LPE. Jake the Dog ang matitira. Dito, pero ibang klaseng backup ang nangyari sa NXP para dun sa team fight na yon. Mukhang ganito yung nagiging trend para sa NXP versus LPE in this particular draft. Mauuna yung LPE, magbubuo sila ng skills, pero wala na silang follow-up, kaya yung pangalawang laban na nanalo ang NXP. Yun ang mahirap dun, at lagi silang basa ng NXP na cooldown na yung mga ultimate That's niyan, right. Cooldown na yung mga skills niyan, tsaka tayo papasok, tsaka tayo mag-go. Kasi nga naman, kung iisipin mo, since karamihan dito sa NXP, mga attack damage type, hindi nila kailangan masyado ng mga skills . That's right. Ang we can see para sa NXP, pwede nilang hintayin lang matapos yung laban, tapos saka sila entrada. I think na nagsasacrifice sila ng ilang heroes sila. Like for example, James na makunat. Oo. Well, at least masustain. Hindi pa ganun kakunat. Pero if he itemizes properly, katulad nito, di ba? Yung LPE naghahabol ng apat. At ano nangyayari dyan? Isa lang yung depensa sa may bottom lane. In fact, hindi pa nga niya na-depensa ng tunay dahil pinaforce out na siya nitong dalawang members ng NXP. Yeah. And ang hirap din nito, ha. Nakita mo na nag-shred si Jake the Dog kay 1-1. Mm-hmm. At nakita natin na si Rennie JMA Demon Hunter Sword na 3-0-4 the bomb. First time natin nakita, actually ako, first time ko nakita na nasa ganitong position si Rennie J na siya yung nag-marksman sa team. And with that, Wolf, nako, unti-unting pumapabor sa NXP yung laro. Nakikita natin yung sinasabi ni Doggy na, Roger yan, tol. Roger yan, tol. Okay, Roger so ito yung ideology. Pinick siya ng side ng NXP sa first phase. Alam nila na mag-Uranus yung LPE. At alam natin na ang Roger, kayang-kayang patayin ngat-ngat ang Uranus. Kaya-kaya ngat-ngat. Ngat-ngat talaga. Dalawa pang umangat-ngat. Bukod doon sa Roger, may 1-1 ka pa. Yes. Na may extra proc ng weapon mastery. So nako, kaya nangyari itong 10-5 na to. And tama ka, Wolf, maraming mga resources na nawawala dito sa LPE doon sa paghahabol nila ng mga four-man ganks to the point na, tara mo, three stacks. Oo, three stacks para kay Rennie J. Tumitipin na si Jake the Dog dito. Rennie J, now popping the ultimate. Masyado mong maasim para kay Rennie J dito. Flickering out
And yun yung classic Rennie. DJ na hinahanap ng mga tao. Aggressive lang. Sugod kong sugod. Although, kung ngayon, 10 minutes, dalawa pa lang yung full item ni Rene J, hindi pa ganun ka iniinda ng isang Uranus, hintayin nyo lang na umabot yan sa point na full item with all of the crits. By the way, since pwede na mag-crit ang ultimate ni 1-1, yung ibang mga players ay kumukuha na ngayon ng crit. Type na 1-1, which, you know, Scarlet Phantom, minsan, after the Windtalker. At pwede niya gamitin yun later para mas masakit na yung damage output niya. Which is, kailangan indahin ni Jake the Dog. Pero Wolf, napapansin ko, may mga part na nabibait ata ni Jake the Dog itong mga skills ng LPE, ng NXP. Ito naman din yung trabaho ni Jake the Dog bilang isang Uranus. Kailangan siya yung taga-kuha ng damage, taga-soak ng damage, taga-kuha ng atensyon ng side ng NXP para naman makapag-farm si Claude. Do take note, Manjin, even when we have two late gamers, actually three late gamers sa side ng NXP, yung Alice, yung Roger, yung 1-1, pwedeng-pwede sila sa late game, pati na rin yung Benedetta kung i-add mo yun. Pero kailangan pa rin nilang harapin yung isang napakalakas na late game hero katulad ng Claude. Ang Claude na to ay hindi naka-average, Manjin. This is a jungler Claude. So ibig sabihin, mabilis siya mag-farm at mataas ang kanyang damage output na scaling. So nakakatakot pa rin to para sa side ng NXP. Sabihin na nating meron silang mga magagandang late game heroes kapag naisahan sila ng LPE. Pag na-out macro sila ng LPE, pwede silang mayari pa. Pwede talaga, no? Kasi napapansin mo na yung mga past few minutes na nakita natin, ang ganda na ng nagiging buy time ni Jake the Dog. Mm-hmm. Parang nabaliktad bigla. Kung kanina yung apat sa LPE yung naghahabol sa side ng NXP, kahit papano nakakapatay sila. Mm-hmm. And ngayon, ang nagiging dilema ng NXP, nanggigigil naman sila this time kay Jake the Dog, which is nakakapag-farm na yung ibang members ng LPE. Take note, Jake the Dog ay naka-tenacity at vengeance. Hindi ka talaga pwedeng manggigil. Tignan mo, hindi umuwi yan, Manjin, pero full HP na. Grabe. Ganun talaga. Classic Uranus. Mm-hmm. And for sure, favorite yan ng mga pinsan natin, ng mga tito at tita natin. Kasi kahit anong mangyari, ang kunat eh. Ang kunat. Kahit anong mangyari, that is absolutely correct. And you can see ngayon sa NXP, dumadami, palaki na palaki yung kanilang gold. Mm-hmm. At pag na-secure nila itong Lord na to, it's gonna be really difficult para sa LPE. Kanina, tinanong mo ako sino ang kanino mas pabor sa lineup na to. Sinabi ko, NXP, mas maganda sila sa late game, pero makakaabot ba tayo ng late game? Well, ang sagot ay ang NXP, sila pa nga yung nanalo ng early game. Well, kung iisipin mo, Wolf, we are now at 11 minutes. 2 minutes na lang, pwede na natin consider na late game na. For this game, hindi ganoon kalaki ang kalamangan ng NXP, but nag-agree ako sa iyo, Wolf. May part na pwedeng ma-outwit ng LPE ang NXP dahil dito sa mga split. The movements na ginagawa nila. Meron kang Esmeralda, meron kang Uranus na maganda pagdating sa mga split ng mapa, but no! Ito, naging dilema. NXP! Calculated, pare! Ginamit yung flicker dito ni James para makaabot dun sa dulo. At syempre, immobility ni Benedetta. At nawala si Arbs. This is a 4-on-5 situation. At eto na yung creep walk ni Rene J. Tignan natin. Pumasok na si James. Let's see. Bimo na ma-flicker out. Jake the Dog boy pa rin. But Rene J na target dito. Uranus. Hindi na mawawa. Hindi na mabubuhay pa. NXP. Calculated movements on getting Arbs. 3-2. Ang score ngayon ni Arbs dito. Crucial pick off para dito sa LPE. Now NXP getting this free Lord. What a wonderful and a very smart choice mula sa NXP. Ang kanilang ginawa, magtataka kayo, bakit yung core natin or yung at least yung side laner natin na si James on the Alice mag-commit ng flicker?
Tapos inunahan na ni Yawit, hindi ba masyadong overcommitment yun? Pero ang nangyari sa LPE afterwards, naghanap sila ng trade-off. Si Jake the Dog, ini-scout lang yung Lord area at nung namatay na siya, instantly, NXP nakakuha na ng control dun sa Lord area. 5 versus 3 yun nangyari dun, Manjin. Kaya nga naman, whatever happens, they will get that Lord. Oh my glove, this is looking bad. LPE, right now, unti-unti nang sinusugod dito ng NXP ang kanilang base. NXP, again, man, yung chemistry nitong team na daw, pag may pumasok na isa, alam kagad na kayang patumbahin yung hero na yon. Sobrang nakakainis. Lib yung pasok na yun kanina. Oh, that is true. Sobrang coordinated, man. Oh. Sobrang planado. And this is what we'd like to expect from NXP. Kung last season wala masyadong sistema, ngayon mas marami na sistema, pero man, Gene! Ooh! At mukhang hindi na nakakayanin ang system dito ng LPE. Oh, no. Buhay pa rin dito si James. At na... Wolf, napa-ono ka. Mapapa-ono ka talaga kung LPE side ka dahil NXP now leading with 9K gold. At ngayon, mukhang itutuloy pa rin nila ang pag-push dito sa gitna. H2O, mapapapa pa siya ngayon dito. Yawi, pumasok, kumentrada. Naku, Imperial Justice, pero wala atang tinama. Napakagandang hingyang overturn din. Yes, may mababurst, pero still, dalawang wala ngayon sa LPE. Bumalik si James. Depends ang Marino para sa LPE dito. James, sustaining, blood odd. Kaya-kaya niya mabuhay. Flickering out, flowing blood out, buhay si James. At nakakuha sila ng dalawa. After a very long skirmish, NXP, hindi man nila natapos yung laban, nagamit naman nila ng tama yung kanilang Lord advantage. LPE, tinry nilang gumawa ng play with Aspect at maintindihan mo kung bakit siya tumalon at nag-blazing duet. Full stacks naman siya doon at may promising damage output siya laban doon sa mga members. NXP. However, hindi nila na take for account yung sustain na nakuha from NXP. James just standing his ground. Naka-impurage din yan. So, makatikaya naman din talagang napatay pa nila si Aspect in the end. Now, oh, no. I love the itemization mula kay H2O. Kumuha na siya ng Queen's Wings. Talagang gusto niya na makipagbakbakan. Siya na ngayon isa sa mga popro. Kasi ng NXP, hindi naman sila ganun kakunat on paper. Pero pag tumagal yung laban, mas lalamang sila sa LPE. Oh no, this is looking bad. 14-6. This is looking great for NXP. Ang kailangan na lang nila ngayon gawin, Wolf, wag mag-asim. Tama ka. Talagang ito na yung point na ang hirap ng patumbahin ng NXP ngayon dahil sa damage output yes. Na nakuha nila. At naku, nagdagdag pa sila ng damage kay Lancey. Yeah. Ready, Jay. 4-0-5 sa 1-1 at yun na. Wow. Nag-malefic roar na. Who wants to end this? Hindi lang naman din sa Torre masakit at makate ang malefic roar. Pati rin naman sa mga tanky heroes. Yeah. Or at least yung mga heroes na nagdedepende sa kanilang mga shielding, which is normally just the Uranus and Esmeralda. Yeah, and amplified pa yan because amplified of the emblem na meron siya. That's right. So baliwala dito yung kunat ni Bimo, baliwala yung kunat dito ni Ryota and Renny J. Talagang gusto niyang patunayan sa lahat na siya ngayon ang bida. Now, freezing the lane. Para sa side ng NXP, hinihintay nila ngayon yung LPE na lumabas. LPE, kailangan nila magdikit-dikit. Kaso nagpakita na si Aspect. Kaya naman, hindi na rin tutuloy yung LPE. And what NXP is doing is just increasing their lead. Talagang pinapataas lang nila yung kanilang lead ngayon by getting the jungle of LPE. And this time, natututo na ang NXP ngayon. They waited patiently para dito sa Lord take na to.
At sabi nila, teka, tapusin na natin. Huwag na nating hayaan na makalapit sila. And look at this, vintage Yowie Wolf. The stickers and the TPs na nagmumula dito sa Benedetta. Ngayon, ang tanong, kaya kayang makakambak ng LPE sa ganitong sitwasyon? Kasi kung akong tatanungin mo, All Out NXP yung game na eh. Yeah. It's gonna be difficult para sa LPE. Meron pa rin naman silang conditions para manalo dito, Manjin. Don't fret, this is still Claude. Kaya nga lang, hindi na siya yung ganong kalakas. Ngayon, pag sabihin na natin, may way ang NXP na maghiwa-hiwalay sila or magkamali sila sa mga team fights, yes, kayang bawian to ng LPE. Mahirap nga lang, kailangan gumawa ng move ng LPE para maghiwa-hiwalay ang members ng NXP. Sabihin na natin mag-ingat dito si Aspect, pero baka nga mas makakatulong pa sa LPE kung medyo may konting asim itong si Aspect. Kailangan niya, parang kailangan niya maging risky. Risky eh, no? Na eh. Kailangan mo na yung risk. Like I said, some coaches, alam mo man, Jean, sinasabi nila na pag ganyan ka nakalugi at alam mong mas lamang talaga yung kalaban mo when it comes to the draft, mas maganda na sumugal ka na lang kesa hintayin mo na hindi kayo matalo. Sabi nga nila, mas maganda na don't play to lose. Don't play not to lose. Don't play not to lose. But basically, play to win. Play to win, kumbaga. Tama ka, actually, dahil na kay Aspect lahat dito ng damage output, pwede niyang isugal. But I think sa side ng NXP, aware sila na pwede mangyari yon. Nakikita natin dito, James, outstanding stunts na nagmumula sa Flowing Blood Blood. Meron pang mga outstanding yung overture si Lancy na nakakapag-setup dito kay Narene J. I think, ang nagiging dilemma din dito ng LPE is that handa kasi ang NXP dito sa klase, sa ganitong klaseng lineup. Handang-handa. And yung LPE, pinlaano nila, walang lockdown. Kinuha nila yung Sylvana, binan nila yung Johed at Cho. Alam nila na wala na pakito. So all of the hard CC na meron sa ating laro ay hindi available para sa LPE pati na rin sa NXP. And LPE might have thought that was good. Pero yung NXP sabi nila, okay, wala ay lockdown or at least tinanggal natin yung ng lockdown. Edi free Benedetta, free Roger, free Alice game to. Even yung 1-1 pare ay hindi rin nila mahuli dito. May second skill din kasing 1-1 pang tanggal ng kanilang stunts. At ano ba yung mga stunts lang dito na side of LPE? Of course, hard stunt Sylvana. Siguro yung talon ni Esmeralda, pati na rin kay Eudora, pero napakadali nilang ilagan or tanggalin using the 1-1. So, actually, free game to din para kay Ren J. Free game po. Rene J at hindi na rin siya tatamaan dito ng Blazing Duet because of the Wind of Nature. So right now, tignan natin kung kaano ba kakunat si Jake the Dog. Sinusugot na siya. James pumasok ngayon. Nako, dalawa pa yung stun. And now NXP, tatapusin na yung laban. There you go. Game number 1. Ay mapupunta sa kupunan ng Next Play Esports. A solid play coming out from NXP Esports. Hindi natin masasabi na